Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Last week, mga kapatid, magribi tayo. Ano yung nakuha natin tungkol sa hadith? Hadith saan? Sa mga nandirito last week. Si Adil, saan si Adil? Bro Adil, ano yung nakuha natin last week? Ha? Hadith tungkol saan? Kasi sa hadith. Hindi, sa hadith. Hadith to. Hadith. Kasi tuwing Thursday tayo, hadith yung pinag-aaralan natin. Tungkol sa wudu. Ha? Reward na makukuha natin sa kabilang buhay. Ano yun? Ito yung mga... Salam muna kayo rito sa mga kapatiran. Masyala, ito yung mga nagwagapuang OFW ng Buraida. Ayan, masyala. Ayan. Si Gob, oh. Gob. Masyala. De, ano po yung ano, nakuha natin last week? Tungkol saan? Sa wudu. Sa kabilang buhay, ano mangyayari sa mga tao nag-wudu? Ano yung athar? Ano yung epekto sa kanila ng wudu nila? Masyala. Ayan. Liwanag. Magiging liwanag sa kanila. Alhamdulillah. At ngayon naman, inshallah subhanahu wa ta'ala, dahil sa anin? Sa kanilang pagwudu, sa kanilang pag-iibada, sa kanilang pagsamba, yung lagi sila nagsasala ng sunna, so sa kabilang buhay, makikita nila epekto ng wudu na kanilang ginagawa. At ngayon naman, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa kitab, tahara pa rin tayo, ito ay sa kalinisan pa rin, ito, at ang papasukin natin na pintuan dito ay yung Babul Istitaba. Ito na yung paano maglinis, inshallah subhanahu wa ta'ala, at yung mga paraan, at yung pagpunta sa palikuran, ano yung gagawin, at ano yung sinasabi. Ayon kay Anas bin Malik, radiyallahu anhu, si Anas bin Malik, kanyang sinalaysay, kalugdan nawa siya ni Allah, sinabi ni Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Bismillahirrahmanirrahim, sinabi ni Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, kan idha dakhala al-khala, kapag siya pumapasok ng khala, ng banyo, ng palikuran. Okay, pakinggan natin mga kapatid, no? Siya ay nagsasabi, Allahumma inni ano? A'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. At ang ibig sabihin ng khubuth, ito yung mga madudumi. So ikaw sa Tagalog, Allahumma o Allah, o aking Panginoon, kapag pumasok ka ng CR, ng palikuran, may panalangin, ako ay nagpapakupkup sa iyo sa mga madudumi. Yung mga, ang sabi ng ibang mga ulama, yung khubut, ito na yung lahat ng kadumihan. Yung mga demonyo na bumubulong sa atin. Wal khaba'ith, ito naman yung khabitha. Mga jin, ito yung mga jin, yung mga nagwawaswas sa atin. Khabith, lalaki. At yung khabitha naman, khaba'ith, ito yung mga babae naman na bumubulong sa atin, mga demonyo. Ikaw ay nagpapakupkup sa kanila mula sa kalalakihan at sa kababaihan. Mga kapatid, sa hadith na ito, ating mapag-aaralan na ang Islam, tinuturuan tayo ng kagandahang asal o ng kaugalian kung papaano tayo papasok ng palikuran. At syempre, meron tayong sinasabi at ito na yung panalangin kapag papasok ka. Sinasabi ito kapag papasok mo ng CR. At pintuan, bago ka pumasok ng pintuan, babasahin mo na ito. Hindi yung nasa loob ka ng palikuran o nasa loob ng banyo, saka mo sasabihin yung panalangin na ito. Siguro sa mga bagong balik isang magataka, bakit may panalangin? Ganyan po kasi sa Islam eh. Pagkakain ka, ano yung sasabihin? Bismillah. Sa ngalan ni Allah. Kumbaga, bago ka kumain, nagpasalamat ka sa iyong Panginoon. Sa ngalan ni Allah, sinimulan mo yan. Kapag may bago kang sasakyan, may bagong bahay, ikaw ay nanalangin sa iyong Panginoon. Ngayon, ang pagpasok sa palikuran, ang isa sa mga wisdom dito, kaya tayo nananalangin sa loob ng palikuran. Dahil sa palikuran, mga kapatid, una, lugar ng hindi malinis na lugar yan, yung palikuran. Maduming lugar ang palikuran, ang banyo. Kaya kapag nandun na tayo, tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo mawaswasan ng demonyo. Kasi may mga tao, kapag nasa loob ng CR, nasa loob ng palikuran, kung ano-ano na naisip niya. Kung ano-ano na yung sumasagi sa isipan niya. At
nakakagawa ng haram, o di kaya nagtatagal siya ron. Yung magtagal sa CR, mga kapatid, di ka nais-nais, no? Meron ba tayo, mga kapatid, dito na isang oras sa CR? Ah, walang problema ron. Hindi, pero yung araw-araw, lagi na lang... Masyallah, kapag nag-ahit daw, walang problema naman. Naglilinis ka. Ang tinitungin natin dito yung palagi. Tapos yung iba, nag-cellphone pa. Hindi, mga kapatid, ang banyo, kaya nga tinawag na banyo eh. Palikuran, hindi siya malinis sa lugar. Tapos bakit dadali mo yung cellphone mo? Diba? Kausap? Hindi, pag sa CR, hindi tayo pwede makipag-usap sa CR. Alam niyo ba yun? Hindi tayo pwede makipag-usap sa loob ng... Walaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh. Hindi tayo pwede makipag-usap sa loob ng palikuran. Kailangan kapag nasa, ano ka, nasa palikuran ka, after mong maisagawa ang iyong pangailangan, magdumi o umihi, umalis ka na kagad. Hindi yung magtatagal ka pa sa kala na tinatawag o isa palikuran. At si Propeta Muhammad SAW, inutusan niya tayo ng dua na ito. Nagpapakupkup ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mula saan? Sa kubot at kabait. Yung mga lalaki at mga babae na bumubulong sa iyo, yung nagwawaswas sa iyo. So ngayon, nalaman mo na mayroong mga ganyan sa loob ng palikuran, bakit ka magtatagal dyan? Hindi kailangan magtagal sa loob ng palikuran, maliban na lamang kung kinakailangan. At ganun din mga kapatid, yung CR o yung palikuran, lugar ng dumi yan eh. Di ba, lugar ng dumi. Nilalabasan ng dumi yan. Tapos, hindi mo alam, sa pagtatagal mo dyan, matalsikan yung damit mo, at yung damit mo, gagamitin mo sa pagdasal. So, sa mga bago Muslim dito, magtataka, bakit pati yung ganyang bagay pagpasok sa palikuran is itinuturo ng Islam. No, sa mga hindi nakakaalam, dahil ang Islam, ito yung ating buhay. Ano po? Ito yung ating buhay. Tinuturoan tayo kung paano makitungo sa matanda, sa bata, sa taong may sakit, ano yung gagawin mo sa kanya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa lahat. Kahit hindi lamang sa pagpasok ng palikuran, yung pakipagsiping din sa asawa. Ha, bro? Bismillah pa rin. Hindi, may pamamaraan. May pamamaraan. After makipagsiping sa asawa, kailangan maligo. Wajib maligo. Obligado maligo sa'yo. Diba? Tapos, sunna, bago ka lumapit sa iyong asawa, kailangan maligo ka rin, malinis. May paraan. Hindi, ganyan kasi Islam, tinuturo lahat sa atin na kailangan pag-aralan ng isang Muslim. At yung ang lalaki, kapag umiihi yung lalaki, siguro magtataka yung mga bagong, yung mga hindi Muslim. Kasi sa atin, sa Pilipinas, ang pag-ihi inakatayo. Diba? Yung mga lalaki. Pero sa Islam, mas mainam umihi ng nakaupo. Di ba yung mga first timer dito sa Saudi Arabia, magtataka kayo yung mga palikuran dito sa baba. Di ba? Yung mga palikuran sa baba. So magtataka pa paano iihi. Tatalsik-talsik. Hindi. Ang isang Muslim, mga kapatid, Jazakallahu khairan jaza. Masyaallah, punong-puno tayo ng kape ah. Hindi, mga kapatid, sa Islam, bakit? Ano yung wisdom? Alam niyo ba yung wisdom? Bakit? Umiihi na nakaupo ang lalaki? Kabilang na yung hindi matalsikan, hindi madumihan ang ating mga damit. Ngunit, isa sa pinaka-wisdom niya, kapag ang tao kasi na umiihi ng nakaupo, lahat ng ihi niya, mailalabas niya. Lahat ng ihi niya, mas nailalabas niya kapag siya iihi ng nakaupo. So magtataka talaga tayo, lalo yung mga bago Muslim, parang ano, ang tingin nila, babae lang yung umiihi ng nakaupo. Diba? Yan yung nakasanayan sa Pilipinas. Pero bilyong-bilyon ang Muslim sa buong mundo, sa gitnang silangan, Saudi Arabia, kahit hindi lang tayo magpapalayo sa atin sa Asia, yung mga Muslim sa Indonesia, sa Malaysia, sa Brunei, yung paraan ng pag-ihi nila, nakaupo sila, yung mga lalaki. Tsaka yung umiihi na nakatayo, yung mga, tignan mo yung mga aso. Di ba? At hindi naman sa pag-ano, kapag iihi ng nakatayo, tatalsik talaga yung dumi. Kailan ka maaaring umiihi ng nakatayo? Dahil si Propeta Muhammad SAW, nakita siya isang beses na umiihi ng nakatayo. Walang problema ron. Ngunit,
maaari kang umiinang nakatayo kapag iihi ka na nakatayo kapag yung lugar kung saan ka iihi is mababa. Kumbaga nasa taas ka at nasa baba. Nang sa ganun yung ihi, hindi babalik sa'yo at hindi tatalsik sa'yo. Nang nawaan natin, ang ihi kasi mga kapatid, madumi. Madumi ang ihi. Kaya kapag yung mga umiihi sa pader, subhanallah, ngayon ko na napagtanto dati, oh, bumabalik sa'yo yung ano eh, yung ihi. Ha? Pero sa Islam, tsaka ito mga kapatid, kahit mag-aral tayo, balikan natin yung mga dalubhasa, yung mga doktor, kung ano yung mas mainam sa pag-ihi, mas mainam talaga umihi ang lalaki ng nakaupo. Ganon din yung pagdumi. Di ba ngayon yung mga inodoro, may dalawang uri, may isa yung magdudumi ka na nakaupo, tapos yung isa naman talaga yung sa baba. Yung mas mainam talaga yung nakaupo ka. Kasi labas din lahat ng yung dumi, pag-ihi ka, ganon din. Tsaka sa Islam, kapag maghuhugas, tubig yung ginagamit, hindi tissue. Maaari ka lamang gumamit ng tissue o naman kapag walang tubig. Siguro yung mga bagong balik Islam, parang naninibago eh. Pero ganyan po talaga yung Islam. At ang lalaki sa Islam, kapag umiihi, siya po ay naguhugas. Maliwanag? At yung gagamitin pag hawak ng ari ay kaliwang kamay. Naunawaan po natin, kaliwang kamay kapag tayo ay maghugas. So, isa sa mga aral din na mapupulot natin dito, mga kapatid, kapag tayo ay papasok ng palikuran, nagpakupkup ka kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masasamang kalalakihan, kababaihan na demonyo, huwag ka magtatagal. Nalaman mo na na ganun, huwag mo nang gawing parang kwarto yung CR. Yung feel na pino pa ron, yung iba nakikinig pa ng kung ano pinapakinggan doon. Diba? Tapos, la ilaha illallah, matagal. May kausap pa. Okay, romantik. Wala, hindi, ano yun, hindi angkop sa isang Muslim yung magtatagal sa CR. Sana maunawaan natin. At gano'n talaga yung adab o yung ugali ng isang Muslim. Hindi malinis ang lugar na ating pinupuntahan o pinakusan tayo na natili. Pangalawang hadith na ito ay hadith ni Abu Ayyub al-Ansari, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida ataytumul ghaid," ito. Kapag kayo ay mag number 2, no, magdudumi. "Fala tastaqbilul qibla," huwag kayong harap sa qibla. Saan yung qibla natin? Sa Makkah. Kumbaga, huwag kang harap sa yung Kaaba. Alam niyo po yung Kaaba, mga kapatid, sa mga bago Muslim, kung saan tayo nakadireksyon, nagsasala. Yung bato sa Kaaba, sa Masjidul Haram, sa Makkah, na kung saan itinayo yan ni Propeta Ibrahim at ng kanyang anak na si Ismail, huwag tayong harap kapag tayo ay magdudumi. Huwag tayong harap doon. Yan yung una. Bigaitin wala baul. Kapag tayo ay magdudumi o iihi, huwag kailangan nakaharap sa kibla. Naunawaan natin, hindi tayo harap doon. Wala tastadbiruha. At huwag rin kayong tatalikod dyan. Walakin, ngunit, syarriku wa gharribu. Ang ibig sabihin nito, bawal tayo nakaharap kapag tayo ay pupunta sa magdudumi o iihi sa harap ng kibla at nakatalikod. Naintindihan natin? Bawal yung nakaharap at nakatalikod. Ngunit, kapag gagawin natin yon, tayo ay sa silangan at sa kanluran. Syark at garb. Yung syark, ito yung sa Tagalog. Yung syark, ito yung silangan at yung garb naman, ito yung kanluran. Ibig sabihin, ilalayo mo yung sarili mo, hindi ka harap at hindi ka tatalikod sa kibla. Ngunit ang sabi ng mga ulama rito, ipinagbabawal lamang yung ganito kapag ikaw ay nasa disyerto, yung walang harang. Naintindihan natin? Kapag walang harang. Paano ito? Oh. Bro, paano bro? Kasi sabi mo, paano pag ano? Paano? Nag-gets mo kagad eh. Paano yan? Tama, mashallah. Barakallahu fik Abdulaziz. Sa disyerto. Pero pag dito, may harang. Oh. Di ba? May pader. Kasi sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasaan sila? Sa Madina. Sa Madina. Kumbaga, walang harang doon. Walang mga bahay doon. Walang mga naglalakihang gusali doon na harang sa'yo. Naunawa natin, kapag ikaw ay nasa
walang harang na lugar, tapos didiretso ka kagad doon ka harap kapag ikaw ay magdudumi o iihi. So, maaari mong gawin yun kung merong ano? Harang. At yung hadith na ito, isa sa mga kapupulot na natin aral dito mga kapatid, yung pagrespeto, paggalang, at yung pag binibigyan natin ng yung banal na lugar ng halaga ang kibla. Kahit na malayo tayo, ganun natin nirespeto ang kibla. Kapag tayo magdudumi o ihi, hindi tayo doon nakaharap. Pero kapag tulad sinabi natin may harang, maaring umihi at maaring magdumi kapag may harang. At sinabi rin dito, jawazu istiqbal ash-shams awil qamar halal bawl awil ghaid. Maari tayong yung kung saan lumulubog yung araw, kung nasaan yung mga araw, nasaan yung buwan, maari tayong humarap sa kanila. Pero sa kibla is bawal talaga kung walang harang. Paano sa harap ng buwan? Maari kapag yung buwan nandito, tapos yung kibla dito, kasi yung buwan, di ba, nag-iiba-iba ng pwesto yan. Diba? At ikaw naman, iihi ka o magdudumi ka, walang kaso kapag nandun ka. Nandun ka sa harap ng kibla. At isa rin sa mga aral na makukuha natin dito, yung mga sahaba, radiyallahu anhum, yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bawat nangyayari sa kanila, meron silang gustong gawin. Yung pag-ihi o yung pagdumi, tinatanong nila yung alituntunin kung ano yung tamang paraan, kung ano yung dapat gawin. Kaya kung ganito yung mga sahaba, ganito sila katsaga sa paghahanap ng kaalaman, mas marapat din tayo na maging masipag at matsaga sa pagsasalisip ng kaalaman. Lalo sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Lalo sa panahon natin ngayon. At kayo, alhamdulillah, dito, mapalad kayo. Yan masabi ko sa inyo. Mapalad po kayo na nakapag-aral kayo rito. Dahil ngayong gabi, maaring masarap matulog, di ba? Ha? Mamon pa, malamig pa. Pero bakit kayo nandito, di ba? Bakit kayo nag-aaral? Tandayan ng kabutihan ninyo. At manalangin kayo kay Allah, magpasalamat kay Allah na tuloy-tuloy yan, yung biyaya na yan sa inyo. Kasi kahit yung andito ka, uupo ka lamang, mahirap yan eh, totoo? Ilang oras ka? Minsan, umabot ng dalawang oras eh. Kasi sino kanina, tapos ako, isang oras ka lahat, nakaupo ka, nakikinig ka. Hindi ka naman binibigyan ng pera. Yung mayaman ka ba? Hindi. Pero, yung sarili mo, yung utak mo, binibigyan mo ng kaalaman. Pinapakain mo ang kalulaw mo ng kaalaman para magamit mo kung paano sasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Malaman mo yung batas ng Islam. Kaya yan yung tawfiq sa'yo ni Allah. Gabay sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At magpasalamat ka kay Allah na kasama ka sa mga taong pinili niya. At huling payo ko sa mga balik Islam, tuloy-tuloy lamang kayo mag-aral. Ano po, dahil yung kaalaman, liwanag. Kita niyan, liwanag, di ba? Kapag nakapatay yung ilaw, tapos wala din yan, lahat. At meron kang hinahanap, halimbawa nahulog yung singsing mo, patay yung ilaw, mahanap mo ba? Hindi. Hindi. Paano malalaman? Kapag binuksan mo yung ilaw. Nasa disyerto ka, madilim, walang bituin sa langit, walang buwan. Paano ka maglalakad? Hindi mo alam kung sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harap. Hindi mo alam yung direction mo. Pero kung may ilaw ka, may flashlight ka, alam mo kung saan ka pupunta. Yan yung kaalaman, yan yung faida o yung bunga, yung aral o yung kabutihan ng kaibtan ng kaalaman. Alam mo kung saan ka pupunta. May nagkatalo, alam mo kung paano makitungo. Alam mo kung sino yung tama sa kanila. Di ba, kapag nakipagtalo sa isang tao, sigaw ng sigaw, taas ng boses, ikaw may kaalaman, ikaw yung mag-adjust. Tahimik ka na lamang. Kasi may mga tao, akala natin, maalam sila, yung sigaw ng sigaw, pero yung sinisigaw nila, yung pala yung may alam. Kaya, ang payo ko, mga kapatid, isa sa mga dahilan upang ikaw ay maging matibay sa iyong pananampalataya, yung meron kang kaalaman sa Islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka may mga katanong kayo dyan, o... Ano bro? Yung tanong na brother natin,
Kapag papasok ba yung paglalaba? Inshallah hindi papasok yun kasi kailangan mo naman eh. Pero huwag kang magsasalita ron. Huwag yung naglalaba ka sa loob ng CR, kung ano-ano yung ano, yung nakipagkwentuhan ka. Yung parang hindi CR yun. Parang normal lamang na lugar. Hindi, kapag alam mo na CR yun at doon ka naglalaba, maglaba ka at huwag magsalita. No? At mag-ingat sa mga dumi, inshallah subhanahu wa ta'ala. May tanong pa, bro? Wallahu a'lam, sallallahu salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alam mo? Nakaharap sa ito. At least alam mo na. At least alam mo na. Ano yung tanong mo? May tanong ka, bro?